Masaganang araw para sa ating lahat. Narito ang ating horoscope para sa araw na ito. Bago tayo magpatuloy, e-click lang ang subscribe button at notification bell para ma-update ka sa iyong horoscope, sa mga newly subscribe welcome, at sa mga sumusuporta sa ating channel. Salamat! Ang horoscope ay isang balangkas ng mga geocentric na mga posisyon ng mga planeta na may kaugnayan sa mundo habang gumagalaw sila sa ecliptic sa taon na nilang paglalakbay sa paligid ng araw at kaugnay sa pang-araw-araw na paggalaw ng daigdig. Ito ay naihanay kaugnay sa lugar at oras ng isang kaganapan. Ang pagbuo at interpretasyon ng horoscope ay batayan sa pagsasanay sa astrological na nagbibigay ito ng hula sa hinaharap ng isang tao batay sa mga posisyon ng mga planeta, dahil ito ay isang diagram na posisyon ng mga planeta, at palatandaan ng zodiac sign sa isang partikular na oras at lugar. Aries, ang araw ay pumapasok sa Leo ngayon, mahal na Aries. Inilalagay ka sa mode para sa kasiyahan habang pina-trigger ang iyong creative side sa susunod na 30 araw. Gamitin ang maliwanag na placement na ito upang ipagpaumanhin ang iyong mga late night out, na sulitin ang iyong tag-araw habang naririto pa ito. Magpapatuloy ang mga pagbabago sa pagpasok ng buwan sa Gemini ngayong gabi, na binabaha ang iyong isip ng kuryosidad at pagnanais na makihalubilo. Ang kosmikong klima na ito ay perpekto para sa pag-sketch ng mga outline para sa anumang mga passion project na mayroon ka, na tumutulong sa iyong dalhin ang istruktura sa iyong mga pangitain. Tandaan lamang na bantayan ang orasan, dahil mabilis na lilipas ang mga oras habang nag-e-enjoy ka. Sa mga kagyat na pagpupulong at pag-uusap, mag-ingat sa iyong mga salita upang hindi ka lumikha ng mga problema at mag-iwan ng maling impresyon sa mga tao. Ang panahon ay partikular na mabunga para sa mga tao nang sining matatanggap nila ang kanilang pangarap na panukala. Masisira mo ang iyong kalooban dahil sa ilang pagmamadali na humadlang sa iyo. Iwasan ang pagkabalisa upang maiwasan ang paggawa ng mga pagkakamali na maaaring maantala ang iyong mga intensyon sa oras. Maglakbay lamang kung sigurado kang matutupad mo ang iyong mga hangarin. Suriin ang iyong mga tagumpay hindi lamang sa sandaling ito kundi pati na rin sa buong panahon at alisin ang iyong sariling mga pagkakamali upang maiwasan ang mga parusa. Ang mga kaganapan at pagbabago na hindi partikular na kasiya siya ay nagsisimula ng sakupin ang iyong matatag at protektadong mundo, kaya mag-ingat. Ang kasalukuyang planetary alignment ay magdadala ng magandang balita para sa iyo sa lalong madaling panahon. Huwag matakot na ilagay ang iyong pera sa isang pamumuhunan na sa tingin mo ay karapat-dapat. Maging maingat kapag nangangako, ang isang kasamahan o supervisor ay may sapat na kaalaman at kayang magbigay ng kapangyarihan sa iyo nang may kumpiyansa. Sa lalong madaling panahon ay makaramdam ka ng higit na lakas at puno ng pagnanais para sa aktibong pagkilos. Kung pupunta ka para sa buong enchilada, makakamit mo ang mahusay na tagumpay. Kung pinag-iisipan mo ang anumang malalaking desisyon, mas mabuting maghintay hanggang sigurado ka sa lahat ng katotohanan. Ayusin ang isang aktibong holiday, isang paglalakbay, na may kaugnayan sa sports, hiking sa mga bundok o kultural na libangan. Ang iyong mga plano ay lumalayo sa katotohanan. Maglagay ng higit na pagtuon sa iyong sarili at siguraduhin na hindi napapabayaan ang iyong sariling personal na paglago at pinansyal na pakinabang. Kailangan ng lakas ng loob upang maging tapat, bukas, at mahina upang gawing posible ang pagbabago. Isaalang-alang kung ano ang mas mahusay kung pupunta sa isang party o mag-isa sandali. Huwag palampasin ang pagkakaroon ng pakinabang para sa iyong sarili. Ambitiously committed sa iyong passion projects ngayong nagsimula na ang Leo season. Aries, asahan na makaramdam ng init dahil ang araw ay naninirahan ngayon sa Leo. Ang iyong pagnanais na lumikha ng isang kamanghamanghang bagay ay kapansin-pansin habang ang kumpiyansa na enerhiya ng Leo ay nabubuo ng may momentum. Ngayon na ang oras upang makakuha ng inspirasyon mula sa sinuman at anumang bagay dahil maaari itong humantong sa paglikha ng isang kahangahangang bagay. Gayunpaman, ito ay pinakamahusay na maiwasan ang anumang vision sa panahon ng Leo. Manatiling bukas sa iba pang mga posibilidad o paraan upang maisakatuparan ang iyong mga ideya sa trabaho, lucky number,
6. Lucky color, light red. Taurus, hihilingin sa iyo ng universo na hawakan ang iyong mga emosyonal na pangangailangan ngayong hapon, mahal na Taurus, habang ang araw ay pumapasok. Ang maliwanag na pagkakalagay na ito ay magdadala sa iyo sa isang lugar ng pag-aalaga sa loob ng susunod na ilang linggo, bagamat kailangan mong alalahanin na inaalagaan mo ang iyong sarili ng kasing dalas ng pag-aalaga mo sa mga mahal sa buhay. Magkakaroon ka ng pagkakataong patatagin at patatagin ang iyong isip mamayang gabi habang papunta si Luna sa Gemini. Manalig sa mga taong nagpaparamdam sa iyo na mahal at sinusuportahan ka, na nagbibigay daan sa kanila na pawiin ang iyong mga takot habang pinapasaya ka. Posible ang mga bagong alok sa negosyo, na maaaring mapatunayang kapaki-pakinabang sa iyo at tulungan kang makumpleto ng matagumpay ang iyong trabaho. Hindi ngayon ang oras para sa mahahalagang desisyon, magpakita ng kalmado at pasensya. Ngayon ay mas gusto mo ang pag-iisa magpakasawa sa pagsusuri sa sarili o paggawa ng mga pang-araw-araw na gawain nang hindi nakakagambala sa iyo ng iba. Maaari mong malaman na ang iyong proyekto ay bumagal dahil sa hindi inaasahang mga side factor. Ang pagpapalit ng iyong mga plano ay maaaring humantong sa iyo na i-load ang iyong sarili ng mga obligasyon na hindi mo inaasahan. Maglakas loob na isaalang-alang ang lahat ng posibleng opsyon na bukas sa iyo. Kailangan mong balansehin ang iyong pananalapi at tiyaking nakukuha mo ang gusto mo para sa iyong pera. Ang planetary alignment ay nagbibigay sa iyo ng maraming saklaw para sa pagbabago at pagbabago. Ang anumang uri ng short distance na paglalakbay ay lubos na magiging matagumpay. Nakakasakit sa iyo ang pagkainip at pasabog na pag-uugali. Ang sandaling ito ay hindi naaangkop para sa hindi pagkakaunawaan dahil naiinip ka. Maaaring may mga hindi pagkakasundo sa iyong pamilya na maaari mong iwasan upang maiwasan ang depresyon na dulot ng ilan sa mga palitan ng nakakasakit na salita. Ang kasalukuyang planetary alignment ay maaaring lumikha ng isang pakiramdam ng conflict sa loob mo. Magtagumpay ka sa mga nasimulang pagsisikap, at kung hindi mo sasaktan ang iyong sarili, ang lahat ng nasa balangkas para sa panahon ay maisasakatuparan gaya ng iyong inaasahan. Malapit ka ng mapilitan ng bagong impormasyon na pag-isipang muli ang iyong mga aksyon at baguhin ang iyong paraan ng pamumuhay. Suriin ang malalim kung ano, hindi lamang ang iyong nakaraan, kundi pati na rin ang mga kaganapan sa hinaharap para sa iyo. Pag-isipan ang iyong mga plano para sa malapit na hinaharap. Makakakuha ka ng nakakagulat na alok, ngunit kailangan mong maging maingat sa iyong pera. Kung nag-ayos ka ng outang sa lalong madaling panahon, maaaring hindi ito pumunta ng mahigpit ayon sa plano. Huwag magpakita ng pagiging makasarili. Pagandahin ang iyong mga sagradong espasyo ngayong ang araw ay domicile sa Leo. Bagamat ang iyong karatula sa simula ay naglalagay ng parisukat sa araw sa Leo, maaari mong makita na ang maliwanag, masayang solar energy na ito ay ang hinihintay mo. Taurus, maaari mong gamitin ang nakakatuwang enerhiya na ito upang makahinga ng bagong buhay sa iyong mga workspace at kapaligiran. Saan ka man nagtatrabaho, ang araw sa Leo ay maaaring magdagdag ng isang masayang likas na talino dito habang pinapatatag ang kasiya siyang kapaligiran dito. Maaari mo ring gamitin ang vibe ng season na ito para gawing extension ng iyong sarili ang iyong kapaligiran sa trabaho. Lucky number, 11. Lucky color, deep sky blue. Gemini, ang iyong mga ideya at motibasyon na kumilos ay maayos na magkakatugma ngayong umaga, mahal na Gemini, habang ang buwan ng Taurus ay umaayon sa madamdaming Mars. Huwag makonsensya sa pagsunod sa iyong mga hinahangad ng walang tawad sa ngayon, hanggat hindi sila magdudulot ng anumang pinsala sa iyong sarili o sa iba. Ang kasaganaan ay nakahanda upang buuin ang iyong pag-iisip mamaya ngayong gabi kapag si Luna ay nakikibahagi sa rebolusyonaryong Uranus. Ang kosmikong klima na ito ay perpekto para sa pagiging mapanlinlang at brainstorming, dahil ang mga enerhiya na naglalaro ay nagpapataas ng iyong kamalayan upang makita ang mundo sa isang bagong liwanag na natatangi sa iyo.
Humanap ng oras at pasensya at isaalang-alang ang pagpapayaman sa iyong sarili ng bagong kaalaman tungkol sa iyong espiritual at intelektual na paglago. Mag-ingat, sa panahong ito ay malamang napayagan mo ang mga tao sa iyong buhay na hindi karapat-dapat dito. Ang mga bagong ideya ay dadaloy at ang anumang uri ng gawaing brainstorming ay magiging isang malaking tagumpay. Bagamat maaari mong makita ang iyong sarili na ganap na nasa dagat sa agos ng damdamin, sa lalong madaling panahon gusto mong makinig at magmalasakit. Subukang huwag mag-overanalyze sa iyong kasalukuyang status. Ang panahon ay puno ng mga plano at bagong pag-asa. Maglakbay lamang kung mayroon kang sapat na pera at hindi ito makakaapekto sa iyong budget. Ang pagbabago ay nasa himpapawid, at maaari mong sulitin ang mga pagkakataon upang baguhin ang paraan kung paano mo nakikita ang katotohanan. Sa material na termino, makakamit mo ang iyong pangarap na tagumpay. Huwag ikompromiso ang iyong sarili upang hindi ka mawalan ng tapat na mga kaibigan at magpakita ng kahinaan sa iyong mga pinakamalapit na tao. Sa iyong lugar ng trabaho, maging katamtaman at maalalahanin. Nanganganib kang masira ang isang matatag na relasyon, kung hindi mo ipinapakita ang kinakailangang kalmado. Mayroon kang mga pagdududa tungkol sa kawastuhan ng iyong sariling mga posisyon. Tatangkilikin mo ang kaligayahan sa kabila ng mga paghihirap sa iyong paglalakbay. Gumawa ng agarang pagkukumpuni at pagbabago sa bahay upang walang anumang malalang problema sa malapit na hinaharap. Ang isang paglalakbay, na maaaring kailanganin mong gawin, ay magiging tense at nauugnay sa mga hindi kasiya siyang pag-uusap na obligado kang gawin. Ang siklong ito ay magdadala sa iyo ng material na kaunlaran. Ang celestial lineup ng cycle na ito ay nagdadala ng kagustuhang talikuran ang lahat ng mga timetable at mahigpit na plano para sa isang panahon ng kapistahan at kasiyahan. Subukang suriin ang mga kaganapan ng may layunin at walang pagkiling. Ang kaguluhan at kawalan ng kakayahan ay dalawang sitwasyon na kailangan mong subukan at iwasan sa lahat ng mga oras. Huwag hayaan ang iyong pagmamataas na humadlang sa pagkakaroon ng kasiya siyang pakikipag-ugnayan sa iyong mga katrabaho, Gemini. Maaari kang makaramdam lalo na tapat sa iyong mga opinyon sa panahon, na maaaring lubos na mahikayat ang mainit na pakikipag-ugnayan sa iyong mga katrabaho. Ang pagpapagana ng iyong agarang komunidad ng trabaho ay maaaring palaging pumunta sa isa sa dalawang paraan. Maaari itong maging isang kamanghamanghang paraan upang patatagin ang katapatan mo at ng iyong mga katrabaho sa isa't isa. Ngunit maaari itong magdulot ng ilang hindi kinakailangang alitan kung mayroong magkasalungat na opinyon. Mag-ingat ka. Lucky number, 1. Lucky color, orange. Cancer, ang mga plano ay maaaring hindi inaasahang mabuo ngayong hapon, matamis na Cancer, habang ang buwan ng Taurus ay humahalik sa mystical na Neptune. Payagan ang iyong sarili na pansamantalang hayaan ang iyong pagbabantay, na nag-aanyaya sa isang mabilis na sandali ng kahinaan sa isang taong sa tingin mo ay konektado. Mapapansin mo ang pagbabago kapag ang araw ay pumasok sa Leo sa kalagitnaan ng hapon, na nagpapalakas ng iyong kaapuhan habang pinapalakas ang iyong pakiramdam sa sarili sa susunod na 30 araw. Maglaan ng ilang oras upang isaalang-alang kung ano ang ibig sabihin ng pagmamataas sa iyo, ngunit subukang huwag hayaan ang iyong matigas ang ulo, lalo na kapag ang universo ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong matuto mula sa mga karanasan ng ibang tao. Magpakita ng inisyatiba at pagpupersedge sa lugar ng trabaho kung kumbinsido ka na kumikita ang iyong mga ideya. Maging matyaga at maging mahinahon, huwag magalit sa mga bagay na wala sa iyong kontrol. Ang takot sa pagkabigo ay ang iyong pinakamasamang kaaway sa oras na ito. Ito ay maaaring isang medyo nakakagambalang panahon sa mga tuntunin ng iyong mga emosyon, ngunit isa na gayunpaman ay magiging maganda sa huli. Ang isang matagal nang hinahangad o pagnanais, o isang tiyak na layunin na nasa isip mo ay talagang kailangang lumabas at maging malaya. Asahan ang magagandang balita na nauugnay sa iyong mga intensyon para sa pagbabago. Ang isang paglalakbay, kahit na sa tag-ulan, ay nakakatulong. Palawakin ng kaunti ang iyong mga iniisip at simulang pag-aralan ang posibilidad ng isang bagong direksyon. Gawin mo ang gusto mong gawin at masusunod ang pera.
hindi mo dapat itago ang iyong mga problema. Sa pamamagitan lamang ng pasensya magagawa mong patatagin kung ano ang nakamit sa ngayon. Ang tagumpay at magandang kapalaran ay tila malapit na. Mag-ingat sa mga hindi kilalang tao. Mukhang ikaw ay nasa isang partikular na masigasig at adventurous na mood. Ang iyong mga gawain ay marami, kaya magandang magplano ng matalino. Sa puntong ito, mahalagang iwasan mo ang paggawa ng mahahalagang desisyon para sa mga pangmatagalang pagbabago. Ang iyong mga aksyon ay minarkahan ng tagumpay at nagdudulot sa iyo ng magagandang kita sa pananalapi. Masisiyahan ka sa psychologically na pagsusuri sa isang tao sa iyong paligid, para lang malaman mo kung aling mga string ang hahatakin kung kailangan mo ng pabor. Pinapayuhan ka ng mga bituin laban sa paglalakbay. Huwag hayaan ang mga nakakapinsalang tao sa iyong buhay, napakaraming dapat abangan sa buong panahon dahil ang solar energy ay maliwanag na umaakit ng kayamanan, kapalaran, at swerte. Ang iyong kasaganaan ay maaaring patuloy na umapaw hanggat nananatili kang tiwala sa iyong mga kakayahan sa pananalapi. Ang pagkakaroon ng positibong saloobin ay maaaring makaakit ng mas maraming pagkakataon, tulad ng mas maraming kliyente, alok sa trabaho, o kahit na pagtaas. Dahil ang araw sa Leo ay may katiyakan sa sarili, maaari ka ring maging mas mapamilit kapag naghahanap din ng mga pagkakataong ito. Lucky number, 8. Lucky color, violet. Leo, magising ka na may pakiramdam na may kahangahangang bagay na malapit na, mahal na Leo, habang ang araw ay naghahanda na pumasok sa iyong tanda mamayang hapon. Isang mabilis na enerhiya at optimismo ang biglang makakahanap sa iyo sa sandaling opisyal na magsimula ang Leo season, na nagbibigay sa iyo ng cosmic green light upang unahin ang iyong mga pangangailangan, humingi ng tulong sa universo, at walang patawad na magsaya sa susunod na 30 araw. Patuloy na dadaloy ang good vibes kapag pumasok na ang buwan sa Gemini, na nagpapataas ng iyong katayuan sa lipunan at naglalagay sa iyo sa isang madaldal na mood habang nagsisimula ang panahon ng iyong kaarawan, kaya siguraduhin magtaas ng baso sa iyong pinakamalapit at pinakamamahal. Subukang huwag mabago dahil sa katotohanan na hindi ka sapat na inisyatiba at mapilit, at hindi mo pinapatatag ang iyong naabot. Maghanda para sa hindi inaasahang ngunit madaling pagtagumpayan ang mga personal na paghihirap. Kung pinag-iisipan mo ang anumang malalaking desisyon, mas mabuting maghintay hanggang sigurado ka sa lahat ng katotohanan. Ang planetary alignment ay nag-aalok ng pagkakataon na makilala ang iyong sarili ng mas malalim at mahanap ang pinakamahalagang emosyonal na pagkakaisa. Ang mga problema sa pera ay malamang na nasa unahan ng iyong isip. Subukang huwag suriin ang lahat ng sinasabi ng ilan, at kung bakit maaaring sinasabi nila ito. Kung ang iyong mga plano ay nangangako at maaari mong kumbansihin ang mga tao sa paligid, makakakuha ka ng suporta at tulong. Ang isang paglalakbay o isang paglalakbay ay paparating na magpapasiklab ng isang napaka nakakapagod na panahon. Ang buhay ay isang patuloy na sunod-sunod na mga pagbabago at marahil isa sa iyong bahagi ang magbubunga. Subukang huwag makipag-away sa mga mahal mo. Mayroon kang nakabubuo na impluwensya sa iyong mga kasamahan at nakakatulong ito sa iyo na masiyahan sa isang napaka-relax na kapaligiran sa trabaho. Huwag kalimutang magkaroon ng pananampalataya na ang iyong ginagawa ay magiging matagumpay. Ang mga material na problema dahil sa iyong mga pagkakamali ay sisiryo sa iyong kalooban. Gawin kung ano ang iyong pinakamahusay na gawin ang mga bagay ng paisa-isa at maging mapagpasensya. Hindi ipinapayong bumiyahe ngayon dahil ang iyong mga iniisip ay abala sa mga kagyat na gawain at ikaw ay ginulo. Suriin hindi lamang ang iyong mga damdamin kundi pati na rin ang iyong pag-uugali. Ikaw ay ganap na nasa kamay ng iyong pagsusumikap para sa isang bagong simula sa gitna ng siklong ito. Ang ilang uri ng bonus na pera ay maaaring dumating sa iyo kung nilalaro mo ng tama ang iyong mga card. Ang pagsasaayos ng planeta ay nagdudulot ng maraming magagandang ideya at maaaring mayroon kang ilang magagandang ideya para sa mga plano. Iwasan ang kawalang muwang. Handa ka na ba para sa iyong close-up, Leo? Maaaring mas introvert ang panahon ng Cancer kaysa sa karaniwan,
kaya maaaring nagpigil ka sa pag-strut ng iyong mga gamit sa iyong lugar ng trabaho. Ngunit walang sino man ang maaaring panatilihin si Leo sa sulok ng masyadong mahaba, lalo na kapag ang araw ay pumasok sa iyong tanda ngayon. Ngayong nagsimula na ang iyong season, sisikat ka na tulad ng isang profesional na superstar. Maliwanag, kumpiyansa, at magnetic, maaari mong asahan na maakit ang atensyon sa anumang profesional na setting. Ito ay maaaring ang perpektong oras upang ipahayag ang iyong mga ideya, magsagawa ng mga panayam, o mahahalagang pagpupulong dahil lubos kang makakaramdam ng tiwala sa sarili. Lucky number, 11. Lucky color, sky blue. Virgo, maaari kang magsimulang makaramdam ng hindi gaanong sosyal at mas nag-iisa ngayon, mahal na Virgo, habang ang araw ay pumapasok at ang sektor ng iyong chart na namamahala. Hihilingin sa iyo ng maliwanag na placement na ito na pumasok sa loob ng susunod na ilang linggo upang mapag-uri-uriin mo ang iyong pinakamalalim na takot, pag-asa, at emosyon. Huwag makonsensya tungkol sa pagkansela ng mga plano kung kailangan mo ng araw ng kalusugan ng isip, ngunit subukang huwag ihiwalay ang iyong sarili sa mahabang panahon. Sa kabutihang palad, dapat kang maging komportable ng kaunti sa iyong pinakamalapit at pinakamamahal kapag ang buwan ay pumasok sa Gemini, na nagpapagana sa iyong Solar 11th House. Maging isang lihim na superstar ngayong ang araw ay domicile sa Leo. Minsan, ang pinakamaraming pag-unlad na maaari mong gawin ay ginawa sa likod ng mga saradong pinto. Virgo, may pagkakataon kang tumaas bilang isang profesional na headliner kung ipunan mo ang iyong mga bearings sa panahon. Mangako sa mga proyekto ng pagnanasa na nagpapasigla sa iyong pagnanais para sa tagumpay, pagkatapos ay gawin ang mga ito. Gawin ang iyong mga galaw sa katahimikan upang magawa sa buong panahon. Sa oras na dumating ang iyong season, hindi malalaman ng iyong mga kasamahan kung ano ang tumatama sa kanila kapag sila ay nabulag ng iyong napakalaking tagumpay. Ang pagtitiyaga at pasensya ay palaging ginagantimpalaan. Upang maiwasan ang kapilyuhan ng iyong mga kaaway, huwag ibahagi ang iyong mga intensyon. Huwag maging emosyonal sa kung ano ang nangyayari sa iyong paligid. Ang pag-unlad tungo sa kaunlaran ay nasa iyong mga kamay, at magkakaroon ka rin ng pagkakataong palawakin ang iyong mga abot-tanaw. Maaaring gamitin ang pera sa maraming bagay, ngunit ang isa sa pinakadakilang gamit nito ay ang pasayahin ang iba. Iminumungkahin ng mga planeta na maaari mong makita ang iyong sarili na binaha ng mga kahilingan para sa mga pamamasyal. Ang mga planeta ay nangangako ng mga balita na may kaugnayan sa isang malapit na kaibigan na magugulat sa iyo. Maaari mong ganap na ipaubaya ang iyong sarili sa mga plano at layunin na napagpasyahan mong gawin, o maaari mong simulan ang paghiwalayin ng lahat sa pamamagitan ng pag-aalala at labis na pagsusuri sa mga detalye. Maaari kang mapilitan na magdahan-dahan at isaalang-alang kung saan talaga patungo ang sitwasyong kinasasangkutan mo, at kung ano ang iyong mga motibo sa pagiging kasangkot sa unang lugar. Maglagay ng higit na pag-iisip sa iyong mga aksyon upang maiwasan ang pagkabigo. Iyong mga nasa industriya at serbisyo ay hindi pinalad at maaaring asahan ang mga problema sa mga kakompetensya. May posibilidad kang umatake ng walang wastong dahilan. Ang pag-unlad tungo sa kaunlaran ay nasa iyong mga kamay, at magkakaroon ka rin ng pagkakataong palawakin ang iyong mga abot-tanaw. Ito ay palaging mas mahusay kung maaari kang maghintay ng hindi bababa sa isa pang araw bago gumawa ng anumang panghuling desisyon. Magiging matagumpay ang iyong mga biyahe kung ikaw ay maingat sa likod ng manibela. Seryosohin ang iyong mga gawain na makakatulong sa iyo na maisakatuparan ang iyong mga plano. Pagmasdan kung ano ang nangyayari, gumawa ng mga tamang conclusion tungkol sa iyong personal na pag-unlad. Darating ang mga balita sa pananalapi na hindi kanais-nais. Ang pagbabago ng isang pinakapositibong uri ay nasa hangin. Magpakita ng pagigiit at pamunuan ng mas madalas, lucky number, 4 lucky color, violet. Libra, humanda sa pagsikat ng iyong kasikatan, mahal na Libra, sa pagpasok ng araw sa Leo at sa iyong Solar 11th House.
Ang kosmikong klima na ito ay magbibigay inspirasyon sa iyo na bumuo ng isang pangalan para sa iyong sarili, na magtatag ng isang posisyon sa loob ng iyong komunidad ng mga kaibigan at kasamahan. Tandaan lamang na gamitin ang iyong plataforma para sa kabutihan sa mga darating na linggo, na sumusuporta sa mga layuning malapit at mahal sa iyong puso habang umiiwas sa masasamang chismis. Ang isang espiritual na elemento ay gaganap din para sa iyo ngayon, habang ang buwan ay papasok sa Gemini mamayang gabi at ang sektor ng iyong chart na namamahala sa mga personal na pilosopiya at mas mataas na pag-iisip. Ilagay ang iyong sarili sa mga kamay ng fate sa tulong ng iyong pagtitiyaga pinoprotektahan kanya. Mag-ingat sa mga hindi mapagkakatiwala ang tao na iyong pinukaw sa iyong mga aksyon at ang iyong pagkahumaling sa kadakilaan na madalas na nakakasakit sa iyo. Emosyonal ka pero at the same time stable. Ang mga pagkabigo ay dapat asahan. Kung maglalakbay ka sa lalong madaling panahon, suriin muli kung buo ang lahat ng iyong mga dokumento. Mapapabuti mo ang iyong katayuan sa pananalapi ng hindi inaasahan, sa mga gawaing tatanggapin mo at tatapusin ng may pagkapino. Sa lalong madaling panahon ikaw ay nasa mabuting kalooban at makamit ang iyong mga layunin. Sa puntong ito, pinakamahalaga na ang mga mungkahi na ginawa sa iyo ay wastong masuri. Maghanda para sa mga seryosong pagbabago sa iyong personal na buhay na hindi nauugnay sa iyong kapareha, na maaaring makaapekto sa iyong mga propesyonal na paraan. Huwag manlay o punahin ng walang dahilan. Sa panahong ito, mayroon kang masamang pag-iisip sa trabaho. Asahan na maging mas matagumpay kapag namumukod-tangi ka sa karamihan at ipinakita sa iba na mayroon kang kakaibang ideya na maibabahagi. Mayroong isang tunay na daloy ng enerhiya ngayon, at ang mga vibrations ay kahanga-hanga para sa paglikha ng isang mahusay na mod ng pagkakaisa sa iyo. Mainam na huminto paminsan-minsan at pagnilayan ang mga nangyayari. Ito ang perpektong oras para magayos ng outang. Hanapin ang pinakamaikling paraan upang mapabuti ang katayuan ng iyong material. Gumawa ng mga pagbabago sa iyong buhay na magiging pambuelo para maabot ang mga bagong tugatog. Magagawa mong magkaroon ng isang uri ng kasunduan sa iyong sarili tungkol sa kung paano mo gustong magpatuloy sa iyong mga plano sa hinaharap. Suriin ang iyong mga hakbang, isipin ang iyong mga aksyon, at iwasan ang maling landas. Ang buhay ay kailangang magbago at magbago sa patuloy na batayan upang manatiling sariwa at kawili-wili. Ano ang gusto mong gawin, Libra? Ang katapatan ay kinakailangan sa panahon ng Leo, kaya huwag magtaka kung huminto ka sa mga koneksyon tulad ng mga langaw upang ituloy ang mas magandang relasyon sa iyong mas malaking propesyonal na komunidad. Sa paggawa nito, maaari kang bumuo ng ilang bagong pakikipagkaibigan sa trabaho na magiging bahagi ng iyong support system habang nagsusumikap para maabot ang iyong mga pangarap, lucky number, 22 lucky color, dark blue. Scorpio, magiging mahirap para sa iba na gambolin ka mula sa iyong mga profesional na ambisyon sa mga darating na linggo, mahal na Scorpio, habang ang araw ay pumapasok at ang sektor ng iyong chart na namamahala sa mga profesional na ambisyon. Bagamat ang paglago ng trabaho ay tiyak na nasa mga bituin para sa iyo sa ngayon, subukang huwag hayaan ang mga layuning ito na humawak sa iyong buhay, o ang iyong mga kaibigan at pamilya ay maaaring magsimulang makaramdam ng pagpapabaya. Gamitin ang enerhiya na ito upang may schedule ang iyong oras ng matalino, na nag-iiwan ng espasyo sa iyong kalendaryo para sa pagkakaibigan at kasiyahan. Hindi ngayon ang oras para sa mga pag-uusap sa negosyo. Hayaan ang iyong mga ideya na lumago ng dahan-dahan at maging mapagpasensya. Ang panahon ay partikular na mabunga para sa mga tao nang sining matatanggap nila ang kanilang pangarap na panukala. Ang planetary atmosphere ay maaaring lumikha ng mga paunang kondisyon para sa iyo na maging gusot sa damdamin. Huwag hayaan ang damdamin na makagambala sa iyong dahilan upang makita ang mga tunay na katangian ng mga taong nasa proseso ng iyong mga plano. Pag-isipang gumawa ng ilang pagbabago. Suriin ang mga salita ng iyong mga bagong kakilala upang maiwasan mong mabuhay sa panibagong pagkabigo. Gawin ang paglalakbay na sa tingin mo ay magdadala ng tagumpay at pagkilala at nakakatulong ito sa iyong makapagpahinga.
Mahalagang huwag magpahiram ng pera sa sandaling ito. Mayroon kang lakas at kahusayan upang mahawakan ang lahat, subukang huwag sundin ang anumang payo na maaaring makapinsala sa iyo. Kung ikaw ay nasa isang pakikipagsosyo, ikaw ay magiging matagumpay dahil ito ay gagawing mas madali para sa iyo na malampasan ang mga paghihirap sa iyong paraan. Maging cool at moderate sa iyong mga salita na nakakaapekto sa mga tao sa iyong agarang kapaligiran. Ang pag-aaway ng pamilya ay maaaring masira ang iyong kalooban. Nasa mood ka para sa ilang seryosong talakayan tungkol sa mga plano at obligasyon sa hinaharap. Hindi kanais-nais na maglakbay. Suriin ng mabuti ang iyong mga bagong kakilala kung iniisip mong akitin sila ng permanente sa iyong buhay. Gumawa ng hakbang patungo sa pag-abot sa iyong mga layunin at ideya na nabuo na. Tanggapin ng walang pag-aalinlangan ang isang panukala na magdadala sa iyo ng magandang kita. Kung kinakailangan, maging kompromiso. Ikaw ay dumarating bilang isang mas malaki kaysa sa buhay na profesional na personalidad na kayang gawin ang anuman sa pagpasok ng araw sa tirahan ng Leo ngayon. Bagamat ang iyong karatula ay nakakwadrado ang araw sa Leo, maaari mong tangkilikin ang pagsasama-sama ng mapangahas na enerhiya ng Leon. Ang pag-usbong mula sa mga anino upang ipagdiwang ang iyong mga profesional na tagumpay ay dapat ang iyong pangunahing prioridad sa buong panahon ng Leo. Tanggapin ang anumang pagkakataon na sumikat sa spotlight para sa iyong mga nagawa o profesional na pamana. Karapat-dapat kang kumuha ng espasyo, lalo na sa iyong career path, dahil marami kang nagawa para magdiwang. Lucky number, 17. Lucky color, white. Sagittarius, ang panahon ng espiritual na katuparan at pagpapakita ay magsisimula para sa iyo ngayon, mahal na Archer, habang ang araw ay pumapasok sa Leo at ang sektor ng iyong chart na namamahala sa espiritualidad. Ang maliwanag na placement na ito ay magiging partikular na maswerte, kahit na ang universo ay wala sa mood na magbigay ng mga pabor kung hindi ka gumagana ng may marangal na puso. Alalahanin ang iyong kabaitan sa mga darating na linggo, dahil ang karma ay nagbabantay sa iyong mga aksyon. Papuno ng pag-ibig ang hangin sa pagpasok ng buwan sa Gemini mamaya sa gabi, na binibiyayaan ang iyong aura ng isang masiglang pang-akit na mahirap labanan ng iyong crush. Sa lahat ng oras sa panahong ito, posibleng magalit at magagalit dahil sa mga problema sa iyong mga personal na relasyon na gumugugol ng lahat ng iyong oras. Maaari mong sirain ang iyong awtoridad dahil sa iyong pagmamadali. Nasa iyo ang tagumpay, yakapin ito. Madarama mo ang pangangailangan na magkasundo sa iyong sarili sa emosyonal na batayan. Masisiyahan ka sa isang paglalakbay sa isang lokal na lugar ng pagpupulong, o marahil isang outing sa isang lugar sa bansa. Sa darating na panahon, maaari kang makaharap ng mga kaaway na nagtakda ng layunin na sirain ang iyong mga plano. Ang tagumpay sa pananalapi ay malapit na. Hindi ngayon ang oras para isipin ang mga pagbabago sa iyong buhay. Ang mga maling payo ay maaaring makaapekto sa iyong mga pagpupulong at pag-uusap kung pinagkakatiwalaan mo ang lahat ng hindi mo na ito isinasaalang-alang. Maging handa sa mga paghihirap na madaling harapin kung mananatili kang kalmado at nagpapakita ng katatagan sa iyong isipan. Makilahok sa iyong trabaho para magawa mo ng maayos ang lahat ng bagay na itinakda mo sa iyong sarili. Sasalubungin ka ng mga hindi inaasahang tagumpay, kung saan makakakuha ka ng maraming karunungan. Sa panahong ito, hindi ka madarama sa pinakamalakas na mood, at mahihirapan kang magudyok ng anumang uri ng sigasig para sa kung ano ang darating. Hayaan ang kontrol at maging matyaga. Panahon na upang maging praktikal sa isang napakamaalalahaning paraan, sa halip na gumugol ng oras sa pag-iisip ng maraming hindi makatutuhan ng mga plano. Bigyan ang iyong sarili ng pagkakataong magbago kapag at kung kinakailangan. Magsaya ka, iwasan ang pagpuna at suriin ang iyong sariling pag-uugali. Asahan mong makuha ang perang hindi mo na inaasam na babalik. Huwag masyadong magtiwala sa mga tao. Oras na para makipagsapalaran, Sagittarius. Ang iyong kapanapanabik na profesional na paglalakbay ay puspusan habang papasok ang araw sa tirahan nito, Leo. Dahil sinusuri ng iyong sign ang magandang enerhiyang Leo na ito, madarama mo ang kapansin-pansing mga bagong karanasan.
Sa pagsisimula ng masayang panahon ng Leo, gagabayan ka ng iyong optimismo sa mga bagong pagkakataon upang maglakbay, matuto, at umunlad bilang isang profesional. Maaari kang mag-book ng isang paglalakbay sa trabaho sa panahon na ito upang tuklasin ang mga bagong destinasyon o kumuha ng kurso upang palawakin ang isang kasanayan. Panatilihing bukas ang isipan sa iba't ibang rutang maaaring mapuntahan ng iyong karera. Lucky number 9, lucky color, rosy brown. Capricorn, maglaan ng ilang oras upang itala ang iyong mga saloobin ngayong hapon, mahal na Capricorn, habang ang buwan ay humahalik sa visionaryong Neptune, na inilalabas ang potensyal na malikhaing nasa loob mo. Mapapansin mo ang pagbabago sa pagpasok ng araw, na nagbibigay daan sa iyong buksan ang iyong puso sa susunod na 30 araw at tulungan kang bumuo ng malalim at makabuluhang ugnayan. Magiging prioridad ang iyong kalusugan sa pagpasok ng buwan, na nagtutulak sa iyong ipatupad ang mga gawi at mga pagpipilian sa pamumuhay na magpapalaki sa iyong kalusugan at pagiging produktibo. Ihanda ang iyong sarili na gugulin ang katapusan ng linggo sa pag-aayos, kahit na magkakaroon ng maraming oras para sa pakikisalamuha at kasiyahan din. Parangalan ang iyong panloob na kapangyarihan sa pagpasok ng araw, habang umuunlad ang enerhiya ng Leo na may maalab na momentum, maaari kang makadama ng kahangahangang tiwala sa sarili sa iyong pinansyal at profesional na kahusayan. Capricorn, sa kaibuturan mo, alam mong ikaw ang amo. Ang matapang na enerhiya ng panahon ng Leo ay magpapahusay lamang sa napakalaking kumpiyansa sa sarili sa iyong mga kakayahan habang nagsisikap kang mamuhunan ng naaayon habang binabayaran ang anumang nalalabing mga utang na maaaring makahadlang sa iyong tagumpay. Hanggat nananatili kang positibo, walang makakapigil sa iyo dahil pataas ka na sa panahong ito. Lumayo sa mga hindi kinakailangang hindi pagkakaunawaan at salungatan. Maaring kailanganin kang magmadali sa cycle na ito, walang pagmamadali, pasensya ang susi. Ang enerhiya na nagmumula sa mga planeta ay maaring humimok ng ilang napakalalim na damdamin na lumabas. Nasa iyo ang tagumpay hanggat mayroon kang pananampalataya at ipaalam sa ibang tao kung sino ka at kung paano ka nagpapatakbo. Huwag magpahiram ng pera kung hindi mo ito kayang bayaran. Mayroon kang mga kaibigan na hindi sumasang-ayon sa iyong mapanganib na mga intensyon. Iwasan ang mabigat na trapiko at mag-ingat kung kailangan mong magmaneho. Makakakuha ka ng pinakahihintay na impormasyon. Kailangan mong suriin ang sitwasyon sa iyong sariling paraan at sa iyong sariling oras. Huwag magnanais na madaliin ng sino man sa paggawa ng isang hakbang bago ka handa. Gumawa ng mga kakampi. Kailangan mo ng privacy at focus para malutas ang iyong negosyo at mga problemang nauugnay sa trabaho. Maging cool at moderate sa iyong mga salita na nakakaapekto sa mga tao sa iyong agarang kapaligiran. Ikaw ay tensyonado at kinakabahan. Ipagpaliban ang malapit na mga kainahinalang pagpupulong at pag-uusap upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa mga pagkabigo at pagkabigo. Ang mga kaganapan ay nangyayari ng iba sa kung ano ang iyong binalangkas, ngunit ang mga bagong pagliko ay makikinabang sa iyo. Ang celestial lineup ng cycle na ito ay nagdadala ng kagustuhang talikuran ang lahat ng mga timetable at mahigpit na plano para sa isang panahon ng kapistahan at kasiyahan. Umiwas sa hindi pinapayuhan at mapanganib na mga biyahe. Maaaring lumala ang iyong sitwasyon sa pananalapi. Posible ang mga positibong pagbabago kung i-anatomize mo ang iyong mga aksyon at maingat sa iyong mga salita. Huwag tanggihan ang tulong, lucky number, 1 lucky color, green. Aquarius, malapit nang maging kawili-wili ang mga bagay sa loob ng iyong buhay pag-ibig. Mahal na Aquarius, sa pagpasok ng araw at sa sektor ng iyong chart na namamahala sa mga usapin ng puso. Ang maliwanag na pagkakalagay na ito ay magbibigay sa iyong aura ng kaakit-akit at kagandahan, na tutulong sa iyo na makuha ang paghanga ng iba. Bagamat maaari kang maging inspirasyon upang masira ang ilang mga puso sa susunod na 30 araw, subukang huwag mag-aksaya ng iyong oras sa pakikipag-date ng walang kabuluhan, kapag maaari mong ibigay at alagaan ang iyong sarili.
Magiging pangunahing tema para sa iyo ang radikal na pagmamahal sa sarili at pangangalaga sa sarili sa mga darating na linggo, kaya huwag mag-alala na unahin ang iyong sarili. Oras na para maging all-in sa iyong mga profesional na pangako ngayong nagsimula na ang panahon ng Leo. Aquarius, maaaring handa ka ng makihalubilo habang ang araw sa Leo ay mainit na nag-iimbita ng mga bagong pangako sa iyong buhay sa trabaho. Maaari kang makaramdam ng labis na tapat sa mga pangako na mayroon ka na, lalo na kung matagal ka nang nagtatrabaho sa ilang individual o partido. Gayunpaman, ang mga bagong relasyon sa trabaho o alok ay maaaring magpasigla sa iyong pagkamalikhain habang hinihikayat kang buong pusong mangako sa mga kaayusan na magpapasigla sa iyong pagkahilig para sa iyong trabaho. Higit sa lahat, humanap ng kagalakan sa iyong mga profesional na pangako sa panahon ng Leo. Hindi ka dapat maiinip, dahil lamang sa maliliit na hadlang sa kalsada. Ang kontento sa kanilang sarili ay iyong mga kalmado at hindi gumagawa ng mga salungatan. Hindi kailangang maghirap para maging matagumpay ka. Huwag ma-depressurize sa iyong paligid gawing malinaw na nananatili ka sa iyong matigas na linya ng pag-uugali at pinipigilan ang iyong isip. Siguraduhin na ang iyong kalooban ay hindi nagdudulot ng pagkalugi sa pananalapi. Ang celestial configuration ay sumasaklaw sa inaasahang pagbabago. Napakaraming nakakulong na enerhiya sa loob mo at kailangan mong alisin ito sa iyong sarili sa pamamagitan ng mahabang paglalakad o pag-jog. Tiyak na hindi ka makakagawa ng anumang mga pangako ng walang maingat na pagsasaalang-alang at pagsusuri. Ang celestial alignment ay tiyak na nagdudulot ng mga bagay na buhay at kapag naitakda mo na ang iyong mga layunin, hindi ka nalilinggan pabalik. Lumalakas ang iyong intuition. Huwag hayaan ang iyong sarili na mabigatan sa mga tungkulin ng iba dahil lamang napatunayan mo ang iyong profesionalismo at halaga. Ang pagkilala at kasaganaan ay ginagarantiyahan kung titingnan mong mabuti ang mga nangyayari sa paligid mo. Maaari mong makita ang iyong sarili sa isang malalim na nag-iisip at pilosopiko na mood, na paulit-ulit na binabalikan ang iba't ibang mga kaganapan at pag-uusap sa iyong isipan upang subukan at makarating sa ilalim ng isang problema. Ngayon na ang panahon para maghinay-hinay ka at maging mas matiyaga. Ngayon na ang oras para gumawa ng mga pagbabago na magdadala sa iyo ng magandang kalamangan at katahimikan sa mga darating na buwan. Lahat ng nasimulan mo ay nagdudulot sa iyo ng mga benepisyo at kita, pati na rin ang pagkilala. Maaring isang magandang ideya na manirahan sa ilang mga brochure sa paglalakbay at magplano ng break sa isang lugar na kakaiba. Maaring kailanganin mo ng oras upang obserbahan at pag-aralan ang isa pang bahagi ng iyong kasalukuyang sitwasyon bago ka kumilos. Mag-set up ng malinaw at tiyak na layunin at gawin ang pagsasakatuparan nito. Magpahinga sa gabi, lucky number, 11 lucky color, sky blue. Sa Pisces, isang kaakit-akit na enerhiya ang makakahanap sa iyo ngayong hapon, habang ang buwan ng Taurus ay humahalik kay Neptune. Bagamat matutokso kang lumutang sa iyong mga pangarap sa ngayon, subukang huwag hayaang mag-alinlangan ang iyong isip kung may mga responsibilidad o trabaho na kailangang asikasuhin. Mapapansin mo ang isang shift mamaya sa hapon habang ang araw ay pumapasok sa Leo at sa iyong solar na pang-anim na bahay. Ang iyong pagmamataas at kakayahang pangalagaan ng iyong sarili ay mapapalitan ngayon, kahit na maaari ka ring matukso na tulungan ang iba sa kanilang paglalakbay. Bagamat tiyak na magiging paulit-ulit na tema ang pagtulong sa iyong mga kaibigan at pamilya, subukang huwag iwanan ang sarili mong agenda para tulungan ang ibang tao sa kanila. Kung ikaw ay nasa mataas na posisyon, sayangin ang ilan sa iyong mahalagang oras at bisitahin ang iyong mga empleyado na may mga problema sa kalusugan at wala sa trabaho. Maging mapagpasensya sa iba na maaaring hindi makahuli ng kasing bilis ng iyong ginagawa. Ang tindi ng iyong mga damdamin ay maaaring magpakilala sa kanilang sarili, at maaari mong mahanap na imposibleng pigilan ang iyong sarili na madala sa isang siklab ng galit. Nasa iyo ang tagumpay kung hindi ka natatakot na makipagsapalaran. Mag-ingat, maaaring kailanganin mong muling ayusin ang iyong agenda ng hindi inaasahan dahil sa hindi kasiyasang balita. Kayong mga nagnanais na bumiyahe para sa isang pulong ay kailangang maghanda na malate.
ang iyong pagiging mapagkakatiwalaan at pagkamaramdamin sa impluwensya ay maaaring maging dahilan upang talikuran ang iyong mga prinsipyo at mabigo ang nakaplano. Mag-ingat na huwag lumala ang iyong kalagayan sa pananalapi. Ang mga planeta ay nagdudulot sa iyo ng pagkakataong huminto at isaalang-alang kung ikaw ay aktwal na kasangkot sa mga tamang tao. Pasensya ka na. Mabilis kang nawala ng pasensya sa yugtong ito. Iligtas ang iyong sarili sa kontrobersya na dulot ng iyong pag-aatubili na kilalanin ang mga pagkakamali na kailangan mong itama. Malayo ka sa pagkakasundo na pilit mong pinipilit na makuha sa loob ng ilang araw. Mas malapit ka sa tagumpay kaysa sa iyong iniisip. Upang maiwasan ang stress, huwag masyadong makisali sa kaganapan ng hindi kasiyahang balita. Ito ay isang magandang oras upang isaalang-alang ang pagkuha ng plunge na may paggalang sa isang tiyak na aksyon. Hindi mo dapat sirain ang mga plano ng mga tao sa paligid mo, dahil mabibigo ka rin sa iyo. Ang mga pagkalugi sa pananalapi at pagkabigo ng iyong mga pagsasaayos ay posible kung hindi ka sapat na kakayahang umangkop at sumasang-ayon ka sa anumang panukalang darating sa iyo. Ang sandali ay hindi angkop para sa mga paglalakbay. Maging responsable, lalo na ngayon. Magkaroon ng kaunting kasiyahan sa trabaho habang papasok ang araw sa tirahan nito ng Leo. Ang paghahanap ng dahilan para ngumiti araw-araw ay maaaring gawing mas matatagalan ang iyong buhay sa trabaho. Pisces, ngayon na ang solar energy ay nagliliyab na may positibo, maaari kang makaramdam ng higit na optimistiko tungkol sa mga pang-araw-araw na gawain sa iyong trabaho. Gayunpaman, ang enerhiya ng Leo ay maaaring kilala para sa mga tricks nito, kaya maging maingat sa kung ano ang iyong binibigyang buhay. Dahil hindi maikakailang emosyonal ang panahon ng Leo, subukang sumandal sa isang masigasig na impresyon ng nagniningas na enerhiya na ito bilang laban sa melodramatic na bahagi nito, lucky number, 5 lucky color, green. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe upang suportahan ang ating channel at maging updated ka sa inyong horoscope. Isang paalala na ang general horoscope ay hindi angkop sa lahat habang makakatulong na malaman ang inyong moon sign or rising sign upang maintindihan kung paano ang manifestation ng inyong kapalaran. Salamat sa panunood, hanggang sa muli, be blessed.